Sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito pong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 29 ng Enero, Biyernes, at ang ating pong mabuting balita na pagninilayan ay hanguin po natin mula kay San Marcos, Kabanata 4, mga talata 26 hanggang 34 sa mabuting balita. Inhilin tulad po ang kaharian ng Diyos tungkol sa dalawang parabola. Ang una, ang isang lalaki daw po na nagtanim at naghasik ng mga butil. Matutulog siya na hindi niya namamalayan kung paanong ang butil ay mamumunga, lalaki at maya-maya aanihin na niya na hindi niya nalaman kung paanong ito ay lumago. Ganun din naman, ito ay kanyang inhaling tulad sa butil ng mustasa. Maliit, pero kapag ito ay lumago, ito ay isa sa magiging pinakamalaking halaman doon sa halamanan na pwedeng pagbupugaran niya kahit na mga ibon ang kanyang mga sanga. Mga kapatid, sa mabuting balita, ito yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos. The mystery of the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos nasa sa atin. Ang kaharian ng Diyos suma sa atin. Pero ang tanong, napapansin ba natin? Katulad ng paglago ng mga butil ni Hasik, hindi natin ito napapansin. At maaring hindi natin ito napapansin sapagkat nakatutok tayo sa mga malalaking bagay sa mundo. Hindi natin mapapansin sapagkat katulad nga ito ng butil ng mustasa. That's the mystery of the kingdom of God. Sabi nga po, the mystery that has been revealed secretly. Kanino? Sa mga tao lamang na bukas ang mata ng pananampalataya upang maunawaan ang kaharian ng Diyos. Ganito po ito sa karanasan natin sa pangaraw-araw nating buhay. Kumisan may panahon at pagkakataon na parang hindi naman natin naramdam ang Diyos. Hindi naman natin naramdam ang presensya ng Diyos. Lalo na pagka mga dumadating ang mga pagsubok sa buhay natin. Mapapatanong nga tayo, nasaan ba ang Diyos? Bakit hindi ko naramdaman ang Diyos? Parang hindi ko naman yata napakinig ang salita ng Diyos. Parang hindi ko naman yata na-appreciate na talagang naandyan siya. Pero ang totoo po mga kapatid, all throughout our experiences, naandyan naman ang Diyos eh. Our God was never absent in our life. Lagi siya nandyan. Pero bakit nasasabi natin na wala siya? Kasi nga, hindi natin napapansin. And God decided to make His presence, especially the presence of the kingdom of God, hiddenly and secretly to all of us. Not for us not to discover, not for us to say that God is absent, but for us to do our part, but for us to make effort to discover the kingdom of God. Kasi andyan naman ang Diyos eh. Andyan yung kaharian ng Diyos. Sabi nga, it is already but not yet. Andyan yung kaharian ng Diyos. But do we have we exerted effort para makita natin ang kaharian ng Diyos? Have we exerted our all resources para maunawaan natin at makita natin ang Diyos? Nagdasal ba tayo? Nagnilay ba tayo? Lumapit ba tayo sa Diyos? O baka naman, hindi natin pinapansin, ini-ignore natin. Secondly, the kingdom of God has been revealed in the little ones. Kung paanong nagsisimula ito sa maliit na butil ng mustasa, katulad ng sinasabi sa buting balita. Maliit, pagkat ang gusto ng Diyos, we grow in the greatness of the kingdom of God. Maglakbay tayo patungo sa kaharian ng Diyos. Kung paanong magsisimula tayo sa maliit na butil, katulad ng kaharian ng Diyos, lalago ang butil na ito hanggang sa maging isang malaking halaman, tayo din naman ay magsisimula sa maliit at lalago tayo when we allow God to penetrate our hearts. When we allow God to embrace us. Kasi hindi natin nararamdaman ang Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi natin pinapansin ang Diyos. And now, once we open the eyes of our faith, and when we open our ears to hear God's calling, and when we open our hearts for God to enter our life, only then that we shall appreciate the presence of God. And slowly, we shall journey together with the Spirit, together with our brothers and sisters, towards the kingdom of God. Mga kapatid, sa buhay natin ito, hindi natin pinapansin ang Diyos, hindi natin nakikita ang kaharian ng Diyos kahit na andyan na. Bakit? We are busy with so many things. Let's start to journey towards the kingdom of God by starting our faith
in every single and little thing that we can do to discover God in our life. Yung maliit na pamamaraan ng pagdarasal, pagrorosaryo, pagtulong sa kapwa. Little things that we can do in the name of God. In the process, we shall discover who God is in our life, and we shall discover the way towards the kingdom of God. Little effort, single step will bring us to the greater heights of our faith, so that in the end, we shall enter joyfully in the kingdom of God. Pagpalain tayo ng Diyos.